ngayon po, bibigyan natin ng pagkakataon para ating pong makapanay. Ito pong ating, actually, hindi pa po siya nagpapakilala at hindi ko pa rin po kilala. Ayat ngayon po, habang nagpipicture taking, hindi na po sa alam na po at nagbibideo for documentation, ay tayo po ay nag-aanyaya sa inyo hanggang alas 11 po ng umaga dito sa himpilang ito. At magandang umaga po, Doc. Ang mikropono ay open na po para sa ating interview, para sa ating programa sa ngayong umaga sa programang ito. Magandang umaga at magandang umaga sa mga listeners ng inyong radio program. Ako po si Dr. Anacleto B. Millendez. Ako ang founder ng Beautiful Heart Foundation. At ako din ang presidente ng CHARM or Center for Holistic Alternative and Restorative Medicine. Natutuwa po ako dahil pangalawang beses ko ang pagdalaw dito sa Puerto Princesa. At sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ko sa aking pinsan na si Dolores Millendez Baybin, nagkaroon kami ng medical mission kahapon sa Barangay Sicsican, na kung saan ito ay nakatulong sa more than 50 poor patients doon sa barangay hall. Ako po ay isang family physician and ordained deacon ng Holy Catholic Church International. At ang aking practice is integrative. No? Yung pinagsasama ko ang Western medicine o yung mainstream medicine. At sinusuportahan ko rin yung tinatawag nating alternative medicine and holistic health. Kaya medyo nasa the same page kami, no, aking pinsan na very much involved in their ministry sa kanilang natural healing center dito sa Puerto Princesa. At parang nga ang Puerto Princesa sapagkat sa ngayon naman ay alam mo dok, lahat ng hospital na pupuntahan dito, private man o maging sa gobyerno, talagang punong-puno ng mga pasyente, bata o matanda, babae o lalaki, ibig sabihin napakarami po talaga may problema sa pangatao sa kanilang kalusugan. At ay nagpapasarama sapagkat kung may ganitong klaseng mga practice at itong ministry ni Madam na maraming natutulungan yung mga mahihirap na mga pasyente na ang gamit ay natural na kami nating panggagamot. At in profession ay talagang doktor po kayo, hindi di ba mayroong doktor naturopathy, di ba sinasabi? Opo, ako isang medical doctor, 30 years na akong doctor of medicine. Pero naintindihan ko na ang kalusugan ay hindi lang physical, no? Kaya nga yung holistic approach, yung titinan natin ang tao kabuuan na ito'y hindi nga lang physical, kundi meron din siyang emotional and psychological component. At the deeper side of man is of course, meron siyang tinatawag nating spirit, no? So, para maging malusog tayo, kailangan na-address natin yung physical, mental, emotional, and spiritual aspect of men. No? At maraming mga sakit na nagmamanifest physically, pero ang ugat nito may problema psychologically, emotionally. Ang iba talagang spiritual ang problema. So yun ang nag-trigger para mag-raise ngayon yung kanilang mga sakit na napakarami. Meaning, it's psychological din. Correct. And yun na nga, number one, katulad dito ang mga panahon ngayon natin na napaka-stressful ng buhay ng tao, no? Pag hindi balance yung ating lifestyle, no? Nag-aabuso tayo sa ating katawan, no? Healthy yung ating ginagawa, ang impact nito or ang effect nito, nagkakaroon tayo ng diferensya sa katawan, no? Physical body natin in the form of increase ang blood pressure or hypertension, nagkakaroon ng heart disease, may konting anxiety, may depression. The worst, minsan tumataas ang incidence ng cancer dahil nga sa mga factors na ito, no? The trigger really is stress, no? Sabi nga nung mga experts ngayon sa mga cardiovascular diseases, hindi na, ang number one killer ngayon is hindi yung
heart attack or stroke, ang number one killer is yung stress. Stress talaga. So malaking bagay na dapat matutunan natin i-manage yung stress. No? Maraming paraan yan. Number one, yung mga taong madasalin, sila yung kalmante sa buhay. No? When you are close to God, you don't feel anxious. No? Wala kang agam-agam, wala kang takot. No? So tinuturuan natin ang pasyente na maging relax. No? Na kung meron tayong pinagdadaanan ng mga suliranin, huwag nating seryosohin. No? We can submit everything to the Lord. Okay. No? Medyo malalim ito, pero yun ang totoo. No? Hindi tayo magpapadala sa mga trials. Mm-hmm. No? Lalo sa Pilipinas, napakaraming problema lang. So, ay, dumami. Hindi lang financial, no? May social, may political. Mm-hmm. And this, all these things are really very stressful kung hindi natin ito makakayanan. Parang sa panahon ngayon, Dok, parang masasabing ang hirap mabuhay, madaling mamatay. Correct. At siguro, pabata ng pabata ang mga namamatay. O yung pabata ng pabata, yung nagkakaroon ng hypertension, or heart disease, or stroke, even cancer. Oo. No? At yan ang gusto nating ituro sa mga tao na medyo i-manage natin yung stress properly. Mamuhay tayo ng healthy, kumain tayo ng malulusog, masusustansyang pagkain. Not necessarily yung process, gusto natin yung natural lang, no? Na fresh, yung especially yung sarili nating dinanim na gulay, prutas, na free from insecticides or chemicals, no? Mga ganon. By using organic? And of course, kailangan yung kalikasan malinis din, no? Yung kapaligiran, dahil pag madumi ang kapaligiran, dyan nagsisimula yung mga mikrobyo, no? So, ini-emphasize ko bilang founder ng Beautiful Heart Foundation, tinatawag kong Project Green Ministries. Ang GREEN is an acronym which should stand for God reminds everyone to enjoy nature. Babalikan ko lang pati yung boundaries, Beautiful Heart Foundation. Opo. Okay, ganda ng pangalan, Beautiful Heart Foundation. Actually, we celebrated the 12-year anniversary na buo ito sa Davao City noong December 19, 2005. At kayo po ay from Davao? Dahil doon nag-originate yun? Ako po ay lumaki sa Mindanao. Ako, Tabato, and then Davao. But actually, ang aming roots, ang mga Millendez clan, ay naggaling yan sa Negros Occidental. Okay. Sa bayan ng Kawayan. So, at doon ko nga na meet for the first time last year, or last May, si Dolores Baybin, bilang kasama nga doon sa nagsidaluhan ng Millendez Grand Reunion sa bayan ng Kawayan. Pero natanong ka lang, Doktor, no? So, pag isa kayong physician, papayo na convert na ipagsama bilang physician at itong klaseng, ganitong klaseng healing para sa mga tao, sa mga may karamdaman? Well, ang turo sa amin sa medisina ay ang paggamit ng mga pharmaceutical drugs, no? Tinuruan din kami ng background sa biochemistry. Kukunti lang yung training namin sa nutrition. Pero nung ako'y nagpa-practice na, na-realize ko na ang pagkain pala ay pwedeng maging medisina, no? Which I ngayon kilala-kilala na bilang sinasabi ng iba na food as medicine. So, at totoo naman yan, no? Na ang sustansya na nakukuha natin sa pagkain, siya ang nagiging source ng energy, katulad ng carbohydrates, no? Yung protein, no? Siya nagbi-build up ng ating mga nagbi-build up ng ating mga cells, nagre-repair, no? And then of course yung fats, yun naman ang kailangan din natin para mag-produce tayo ng mga hormones, yung mga kailangan ng ating utak, no? So all in all, ang source nitong carbohydrates, fats, and protein nagagaling sa pagkain. So, naipag-combine nyo ngayon. Kasi may mga kaibigan po tayong doktor dito, lalo yung aking kaibigan doon, sis, meron siyang clinic. Pero, nung mabanggit ko sa kanya doon, talagang never daw siyang
gumamit ng mga ganitong klase ng mga false supplement. Ang kapasot na kanya mga sa galing po talaga sa yung mga synthetic plants talaga kaya ginagamit. Very strict siya sa paggamit noon. Pero sa inyong kaso, pinag-combine po ninyo ang ganung yung ganung practice. Mm-hmm. Pero hindi ko naman din iniiwanan yung napag-aralan ko sa pharmacology, no, yung pag-prescribe ng mga drugs kung kailangan. Uh-oh. Kasi katulad niyan, most of the time nalapit sa akin yung pasyente, mataas ang presyon, sobrang taas na kailangan bigyan agad ng gamot na pampababa in kumbaga parang emergency treatment. Uh-oh. At kung bibigyan lang natin ng food supplement, katulad ng sabihin na natin, kilala itong garlic na nakakapagpababa, pero napakaraming garlic unang kakainan bago bumaba. No? So, hindi pwede sa emergency situation yung mga food supplement. No? Lalo na yung nagti-chest pain na sobrang sakit at ma-heart attack nga. So, bibigyan natin ng mga gamot katulad ng vasodilators na parang bumukas yung ugat at gumanda yung daloy ng... yung manai-stroke na medyo, na medyo nagbara yung daloy ng tugo sa utak, kailangan natin ng anti-thrombotic naman, no? Yung or anti-platelets. So ito yung mga drugs na typically ginagamit from heart disease or hypertension, more so sa mga pasyente na dinadala sa emergency na naglalagnat at tumataas na yung white blood cell count na ibig sabihin, meron ng infection or septic na, no, kumakalat na, nagbo-blood poisoning na halos, then kailangan natin ng aggressive antibiotic treatment. Okay. Minsan nga, intravenous pa ang bigay niyan, hindi oral, para mapugsa agad yung infection. So, hindi din natin pwedeng iasa lang sa mga, sabihin natin, antioxidants na nanggagaling sa pagkain. Yun ang the best, ano, ha? Sabagat pinagsama mo niyo yung dalawang bagay. So, natanong ko, what's the difference of this, between these two? Yung paggamit niyo yung nabibili natin sa mercury, at ito nabibili natin na karamihan ngayon ay very popular na yung mga false supplement na ginagamit na naman din ng mga tao. Ako personally, ini-encourage ko yung mga tao to take the food supplements. Parang supplement, no? Parang maintenance yan. Yeah, supplement no, nila. Oo. Pero there are times na magkakaroon ng acute attacks, no? Yung bang, katulad sa kotse, biglang nasira. Oo. No? Biglang pumirik. Tumirik. So, kung kailangan ng kotse ng bagong baterya, o kailangan i-connect yung naputol na mga tubo dyan, i-connect. No? Or kung kailangan lagyan ng likido dyan, ibibigyan ng likido. So, ganun lang ang pananaw ko. No? Isang makina ang katawan na kung para hindi masira, i-maintain, no? Through these food supplements. Pero pag nasira at kailangan i-replace, nandiyan papasok yung konting surgery, konting bigay ng mga, kung nadumihan, lilinisin, so nandiyan papasok yung antibiotics, no? So, very simple analogy sa isang makina na sasakyan. Nakita ko sa Doc, sa inyo, napaka-practical niyong doktor. Hindi katulad ng ibang doktor na one time kasi, mayroong pasyente kami dinala doon na pinagamit ng itong food supplement. So, nagkaroon ng reaction, healing crisis. Eh, dinala sa doktor. Nako, nasisi patuloy yung ano bang pinainyong dito. Eh, sinabi ng pasyente na ganito, nung bante ng pasyente, baka pinagalito pa yung bante ng pasyente. Sabi, dapat hindi yung pinainom na ganito. Dapat ganito lang talaga. Ang kanilang talagang nire-recommenda ay yung drugs na ginagamit na pinaprescribe talaga nila. Ako mabait akong tao, hindi ko pinag-aaway-aaway itong mga naturopathic doctors saka itong mga medical doctors na pinagkakasundo ko bilang Beautiful Heart Foundation. Kailangan natin ng unity. Oh, no? Beautiful Heart talaga yan. At hindi dapat nagsisiraan kasi isa lang naman ang dayunin ng mga ito, no? Para mapalusog, mapahusay, mapaganda ang ating pangangatawan. Oo. Ayoko yung narinig na itong sector ng naturopathic medicine ay sisiraan itong mga doctor of medicine, no? At ayoko rin marinig yung mga doctor of medicine na magmamalaki na sila na nakakaalam lahat dahil hindi naman din sila Diyos, no? Tama. So, dapat patas lang ang relasyon kung pwede nga magkaroon sila ng isang
gathering, no? Mm-hmm. Or mga convention kung ipipresent yung mga na-discovery ng mga naturopathic doctors at yun namang advances ng mga medical doctors para maintindihan yung dalawang angulo, no? Itong magkaibang approaches, uh-huh, pero isa lang ang layunin, mm-hmm, no? Ang importante yung magandang layunin, eh, mm-hmm, no? Huwag dating kalimutan na maganda ang layunin ng medisina, ang paggamit ng mga pharmaceutical drugs. Mm. Maganda rin naman ang layunin ng itong mga naturopathic doctors natin. Tama-tama doon sa inyong Beautiful Heart Foundation na dapat talaga, Dok, magkasunto sapagkat alam mo, nakakawawa naman yung mga pasyente na gustong-gusto na magpagamot dahil sa wala ng pera ay maagang namamatay. Maliban may pera ka, may mga sakit na hindi pa dapat ikamatay, namatay na lang because of money. Yung isa naman, dapat nang ikamatay pero dahil sa pera, ay nabuhay. Yun ang labanan dito sa mundo. Mabuti na lang, mayroong may mga food supplement na mga medyo more katulad nung ginagamit sa na ibang mga doktor. May kasabihan tayo nung araw, yung an ounce of prevention is better than a pound of cure. Mm. Ang tingin ko sa mga naturopathic doctors, nasa nakahilera yan sila sa prevention. Mm-hmm. Although mga may mga medical doctors din na nag-emphasize ng preventive medicine, uh-oh, pero the fact na sinusulong nila yung mga food supplements, mm-hmm, no? And again, hindi lang food supplements, lifestyle change ang ating, okay, sinusulong, uh-oh, na kung alam natin nakakasama ang paninigarilyo, yes, eh itigil natin. Kung nakakasama yung sobrang inom ng alak, mm, itigil natin. Mm. Kung nakakasama ang hindi nakakapagpahinga, mm, no? Sobrang puyat. Kung sobrang puyat, eh huwag natin gawin. Dapat ang ating pamumuhay is nasa gitna lang, moderation. Yung tamang-tama lang. Mm. May konting enjoyment. Ako, malaking bagay sa akin yung music, eh. Kahit, okay. Music lover po pala kayo, Doc. Kahit hindi ako talaga professional singer, pero ako'y nabansagan na The Singing Doctor sa Facebook. Uh-huh. Kasi naniniwala ako na ang musika, no? Mm. The best, one of the best forms, mm, of stress relief is singing. Mm. No? Kami nga sa aming religious beliefs, may pinapaniwala kami sa santo, no, na si, mm, St. Augustine, mm, na nagsabi na singing is praying twice. Mm-hmm. No, singing is praying twice. Mm-hmm. So itulak natin, no, na sa mga kanta na medyo nakakahugot tayo, uh-huh, nakaka-relate tayo sa ating mga experiences, sa pagmamahal, mm-hmm, sa kasawian. Oo. Uh-huh. Ilabas natin yan through singing. Ingat at positive man, okay lang. Oo, para mailabas, no? Kasi pag naikatago sa ating damdamin yan, medyo yan ang magsisimula kung bakit ang isang tao ay may anxiety, may depression, kasi hindi niya na ilalabas. So yan ang paraan na napaka-healthy, napaka-mura, especially sa Pilipinas na lumabas ka lang sa kanto, meron ng video game machine, no, na 5 piso lang, makakakanta ka na. Ababaw lang ang kaligayahan ng mga Pilipino, Dok, eh. Mm-hmm. At kilala naman ng Pilipino talaga na mahuhusay kumanta, eh, no? May isa nga, Dok, ano, may sunog na. Sa mga dyan, nag-i-interview kami, nasusunog pa. Yung interview namin, nasunogan. Tumatawa pa, eh. Oo. So, yun. Pinag-uusapan ng stress, ang pagkanta ay isang paraan para ma-relieve ang stress, mm-hmm, gawin natin, no? Mm-hmm. And of course, bilang religyoso, ang sa akin ang pinakamalalim na stress relief o relaxation technique, uh-huh, is yung pagdadasal, pag may meditate. Uh-huh. At sana gawin natin yan regularly, every day, sa umaga, may oras tayong magdasal, mag-ngilay-ngilay, mag-submit sa Panginoon yung ating mga solidarity at huwag nating karguhin lahat yun. At napakabigat yan. Ang panalangin ay ginagawa natin not because of emergency. Mm-hmm. And of course, kung meron tayong galit sa ating kapwa, mm-hmm, marunong tayong magpatawad dahil may mga studies na rin ngayon na yung mga tao na may puot at galit at hindi marunong magpatawad sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan, sila yung prone to develop
heart disease, hypertension, even cancer, no? So, in other words, kung ang isang tao ay may magandang pananaw, mabait, mapagmatawan, mapagpasensya, dahil ito yung napakalalim, medyo spiritual ito, matatranslate yan into a healthy physical well-being. Kaya pala kahapon, Dok, ito na yung isa sa gawa nyo. Nagkakanda kayo ng mga medical mission katulad ginawa nyo kahapon sa Barangay Sicsican. So, ilang, yun ba yung buhay nyo, ginugugol nyo sa ganun? So, may mga medical mission kayo every year? Actually, dahil pabalik-balik ako from US to Philippines, sa isang taon siguro may mga dalawa o tatlong beses akong gumagawa ng medical outreach program dito. Yung interesado para malaman, mag-Google search lang sila sa pangalan ko. Marami silang makikita. Pumunta sila sa YouTube, Beautiful Heart Foundation. Makikita nila yung outreach program namin. I-visit nila yung website, no? Google, makikita na agad yan, Beautiful Heart Foundation. Sa Facebook, ganun din. So, madali naman tandaan eh, kasi mukha ako lang yata ang talagang nag-organize ng isang foundation na ang pangalan is Beautiful Heart. So, ang mga dito sa Pilipinas, kumbaga umiikot kayo, hindi lamang dito sa Pilipinas, even in abroad? Well, nakarating ako sa Africa noong 2012. Okay. No? Medical Outreach Program din ng Beautiful Heart Foundation. Ngayon meron akong project na sisimulan sa Mexico. Medical outreach din, kaya lang nasilip namin na ang mas malaking problema ngayon ay yung impending threat ng global warming at climate change. No? Kaya itong Project Green Ministries, nakatutok ito sa environment. No? Na ako mismo minsan nagpapakita na kailangan tayong magtanim, no? Sa ating front yard, sa backyard, gulay man yan o punong kahoy yan, kailangan natin gawin kasi umiinit na nga ang mundo. Parang ano, malaria na talaga ang planeta natin. Mainit na. Sa Pilipinas, ramdam na. And then siguro, maliban pa sa pagtatanim, linisin naman natin yung ating mga kanal na pinamumugaran minsan ng mga kanyan, itlog ng ramok na nagigisanhin ng dengue o minsan malaria din, no? So, kalinisan, importante yan. Magsisimula tayo sa kanal natin, later on sa mga estero, sa mga ilog, pati dagat, no? Kasi ginagawang napakalaking basurahan minsan yung mga ilog at dagat. At kasama yan eh, kasama ang buhay ng karagatan, mga isda, kung sila'y maapektuhan, pati ang ating kalusugan maapektuhan din. Pero ibig sabihin, itong maliwanag sa akin ngayon, sapagkat this is the first time na tayo nag-meet at na naging guest kita sa radio, yung advocacy nyo talaga ay para sa mga wala kayong pinipilang anong bansa, anumang klase, basta tayo makatulong itong inyong pong foundation nito. Opo. Napakadali lang naman tandaan eh, ang beautiful heart, dyan nag-uugat ang pagmamahal. So, very simple lang, pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa ating sarili, pagmamahal sa ating kalikasan, ibig sabihin, pagmamahal din sa mga hayop, pagpapunta tayo doon, no? Palagay ko, magiging magandang mundo. Napakaganda ng advocacy ni Doktor at ang grupo niya, itong Beautiful Heart talagang. Tamang-tama, Doktor, yung inilagay niya na Beautiful Heart sapagkat maging yung sa environment natin ay kasama niya. Kasama na doon sa programa ninyo. Hindi lang yung ating pangkalusugan, kundi lahat ng buhay, pati yung ating kapaligiran sapagkat natutuwa lang talagang ang ating panahon ngayon dito sa buong mundo. This is hindi lang itong problema ng Pilipinas kundi na maging buong mundo itong global warming na to. Opo. Yun na nga, no, na marami na rin sakit ngayon na lalong tumitindi dahil sa global warming. No? Madinirinig naman siguro natin yung mga tao na nahi-heat stroke. Oo. Sa sobrang init yan, no? Ang mga mikrobyo kung sobrang init mas lalong lumalakas. Oh, ganun ba? So patindi ng patindi ang mga sakit, whether infection 'yan o cardiovascular disease 'yan. Syempre pag mainit,
tumataas ang presyon ng tao, di ba? Nai-stroke minsan, na heart attack. So, it is really a problem, itong threat of global warming. Yung pong inyong pong ginagawa ngayon, Dok, na ano, hanggang kailan po yan? Yung inyong medical mission na ginagawa niyo sa puwerto? Actually, nakaschedule kahapon lang at mamayang alas 3 ng hapon, pabalik na ulit ako sa Amerika. So, isang araw lang yun, kahapon lang? Kahapon lang yun, actually, between 1 to 5 p.m. yun. Mm-hmm. Pero meron pang humabol sa akin, mga kakilala, kamag-anak, sa tinitirhan ko. Pero hindi ito ang una at huling pagkakataon na gagawin natin sa puwerto, no? God willing, baka makabalik tayo sa sometime December, dahil pinaplano ko na i-branch out yung charm dito sa Palawan, yung Center for Holistic Alternative and Restorative Medicine, kung saan ito'y magiging partner ng ginagawa ni Sister Dolores sa kanyang Natural Healing Center. Sama ko niyan, Doc. And tinitingnan ko rin yung posibilidad na katulad ng inyong radio program, kung makakonect kayo sa akin kahit kung saan man ako nandoon, willing akong ma-interview, makapagbigay ng aking opinion, no? Medyo advanced ang technology ngayon na ang isang guest ay nasa ibang lugar, pero naririnig at nakikita ng mga viewers and listeners, no? So kung posible niyong gawin 'yan. Pwede po, Doc. Kahit doon kayo, Doc, sa Amerika. Correct. Pwede kayong mag-program sa live. Makikita kayo. 'Yun ang ating pag-aaralan na magawa natin, kasi gusto kong konektado pa rin ako doon sa mga tao na pares ng pag-iisip sa akin, no? At yung mga pasyente na gusto pang dumulog ng tulong. Actually, ako sa Facebook, halos 24/7 akong nakukonsulta ng mga hindi ko kakilala na nagiging kaibigan ko sa Facebook. So, dalawang account dyan, makikita nila, Anacleto Belleza Millendez. Napuno na yung isa, naka 5,000 na. So, meron pa tayong isang binubuo na naman. Pero yun nga lang, pakiusap ko sa mga tao na kaibigan ko sa Facebook. Kung hindi naman importante yung pagta-chat o video call, huwag yun na pong akong istorbohin. Kahit dahil napakaraming mga tao na mas nangangailangan ng aking oras. So, wala po tayong... Masyadong ina-idol lang siguro kay Doc, eh. Kaya yun nga, minsan nagsasabi ako na lalo ng iba, kala siguro napakagwapo ko. Hindi po ako gwapo, no? At hindi rin ako mayaman. So, kung merong silang masamang ninanais sa akin, huwag nilang muna nilang ituloy, dahil ako po ay may matanda na, may asawa at may pamilya na. Kalamulan doon kung tumatanda daw. Oh, gusto kong medyo tahimik at buo yung aking pamilya. At huwag sanang merong isa dyan o dalawa na medyo gugulo sa masaya at buo kong pamilya. At alam mo naman natin na ang pamilya is mahalaga. Bilang family physician, gusto ko ang pamilyang Pilipino, ang lahat ng pamilya sa mundo, ay hindi nagkakahiwalay. Mayroong tatay, mayroong nanay, at mababait na anak at responsabling mga magulang. Tama, Doc. At dahil sa ating communication na tayo nga po, ako po ay natutuwa, meron pong nanonood sa atin sa Kuwait, meron sa Hong Kong, meron sa Malaysia, even in America, meron po. Ibig sabihin, ang teknolohiya natin ngayon ay napakaganda, at kahit kayo po, doktor, ay nasa Amerika o alinman, ay parang nandito na rin kayo sa Pilipinas, sapagkat yan po ang ating technology ngayon, at ginagamit ang ating pila ng radyo. Kaya natutuwa ako at nakilala ko din si Ma'am Dolores. At sa ngayon, layunin ang aking advocacy. Sabi ko nga, anumang talento, anumang tayo meron na pinag-aralan, kung tayo po ay may rayuman na, mahina na ang katawan, at hanggang mamatay ang lahat ng katangian at lahat ng talento may kasamang may lilibing na hindi mo man lang naitulong at nilipot sa iba. Katulad po siyang advocacy, kayo po ay hanggang tumulong para sa mga tao. Siguro, kung meron tayong, kung gusto mo lang siguro, doktor, na pagpayaman lalo, magagawa nyo. Well, maraming doktor ang yumaman sa kanilang practice. Pero sa akin, maliwanag kasi dahil ako'y nanggaling sa isang pamilyang mahirap. Na-bless ako ng Panginoon na natapos ko ang pre-med saka medical school. Nang halos wala akong ginastos through a scholarship. So, binabalik ko lang yung mga biyaya ng Diyos sa akin
sa pamamagitan ng pagserbisyo naman doon sa less fortunate brothers and sisters natin na may sakit. Sa inyo pong paglilingkod bilang doktor, ano po ang kadalasan na inilalapit po na nila sa inyo na naging problema po nila? Sa ngayon, tumataas talaga ang incidence ng cardiovascular diseases. Ay, no, yung sinasabi nating metabolic syndromes na nauugnay dyan, yung diabetes, hypertension, heart disease, and then dahil sa sobrang stress, meron din mga peptic ulcer, hyperacidity. Mm-hmm. Sa sobrang inom, uh-huh, lumalabas din minsan yung diferensya sa liver, no? Mm-hmm. Yung iba naman na hindi malinis sa katawan, infection of course, no? Mm-hmm. Lalo na yung mga kalalakihan na sobrang hilig sa babae kung sino-sino lang ginagamit. Yun. No? So nagkakaroon ng mataas na incidence ng sexually transmitted diseases. I'm sure alam mo na tumataas ang incidence ng HIV AIDS cases. Dito sa Palawan, Dok, meron na dito. Mm-hmm. So, number one sa may marupa. Inaano ko yan. Pinag-uusapan ko yan na mag-iingat tayo pagdating sa mga taong ginagat yung ating pakikipagtalik, no? Mm. Pag more than one, maliban sa iyong asawa, eh may risk ka na magkaroon ka ng sexually transmitted disease. Mm. So dapat monogamous, no? Yung isa lang ang iyong katalik. Mababae ka man o malalaki, huwag more than one. Dahil magbibigay yan ng risk for sexually transmitted infections. Mm-hmm. And, well, dahil siguro sa stress din, ngayon, maraming tao ang nagkakaroon ng anxiety, depression, medyo mental yan, no? Na ang iba suicidal. Mm-hmm. So, public health concern din natin yan. And of course, yung walang lunas, o may lunas man, pansamantala lang, yung sinasabi nating cancer. No? Iba't ibang parte ng katawan na nagkaka-cancer. So, dapat alam natin na iwasan na magkaroon ng cancer. Sinasabi nga nila, mahal ng cancer cells yung pagkaing matataba, fatty food. Mahal na mahal ng cancer yung acidic environment. Uh-oh. No? Gustong-gusto mabuhay ng cancer kung in a stressful environment. So, yung mga kandok, katulad dito, ano, nakaka-trigger pa sa cancer katulad ngayon. Dati ang manok mo, pagka kinakatay yung manok mo, kinaabot yan ng mga 8 months up to 1 year. Dahil may halo, siguro silang unang-una, pag-usapan natin ng manok. No? Oo. Ang tataba tingnan. Mm. Ang busi, sisiw, pero ang katawan, manok na manok na talaga. Mm. So, hindi natural yung pagpapalaki ng mga manok na yan, no? Siguro pinakain niya ng mga hormones. Mm. Ito kailangan itong i-verify, no? Pero pinipresume natin, bakit ba dumadami ang mga bading? No, yung hindi ba nanganganak? Oo, pero dumadami. Pero pag tininan mo naman, napupuno ang mga fast food nagtitinda ng manok. Ngayon yung manok, pinapakain niya ng hormones. Mm. Some of it, female hormones. Mm-hmm. Nangingitlog ng marami, no? No. Tumataba. So, pagkakain ka ng kain ng mga manok na pinataba ng female hormones, mm-hmm, at ikaw'y lalaki, nako, delikado. Dapat pakiiwas ng palako yan, Dok. Oh, so, hindi ito verified, pero may association. Uh-huh. May association na dapat pag-aralan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, na nilalagay sa risk, Dok, yung pagka ikaw ay kumain ng ganitong klaseng pagkain? Well, ako, hindi talaga ako sumusuporta ng mga fast food chain. Meron akong Facebook... Pero yun ang dinudumog, ha? Oo, meron akong Facebook page na no to fast foods. No to fast foods. Ibig sabihin, ang sinusulong ko ay lutong bahay. O yung tinatawag namin sa English na Filipino Food for Health. Uh-huh. May programa ako niyan. Nakalimutan ko pala sabihin na meron akong television program sa Silicon Valley, sa Northern California, uh-huh, na pinapakita ko ang kulturang Pilipino, whether sa pagkain, sa mga social activities natin, yung mga nangyayari sa Pilipinas. Uh-huh. Pinapakita ko yan. Yung mga medical mission ko rito.
malaking bagay kayo na pag-uusapan, magtatapos tayo sa usapang nutrition. Na pag kayo'y madalas kumain sa fast foods, huwag natin sabihin yung mga pangalan, baka madimanda tayo. No? Pero alam natin na minsan ang mga ginagamit na sangkap, sabihin na natin oil, may naririnig ako na minsan paulit-ulit yung recycle oil. Na lang. Recycle. Yung asin, sobrang alat din. No? At kung ano-ano pang nilalagay nila para maging mas malinamnam. Pero pag-aralan natin bakit ito lumalakas iba at parang na-addict yung tao, no, sa kabalik-balik. So palagay ko mag-iingat dapat tayo, no. Ang isang bagay pag hinahanap-hanap katulad ng illegal na droga, it's a form of addiction. So ako bilang diplomate ng American Board of Traumatology Examiners at karamihan ng mga pasyente ko na nakakausap, ang iba addicted sila, no? Addicted sila sa pinagbabawal na gamot, addicted sila sa sex, addicted sila sa, sabihin na natin, sa shopping. No? Any form of addiction dapat gamutin. Kasi problema yan. No, problema yan. It's addiction is a mental disease. Okay. Na dapat matugunan at masolusyunan. At sa ngayon kasi, lalo doon sa pinag-usapan natin nutrition, ang labanan ngayon, lasa versus sustansya. Ayaw ng gulay dahil hindi daw masarap, hindi masarap ang lasa. Kumpara doon sa mga karet na mabibili na magkain din sa mga fast food, ay talaga yun ang dinudumog ng mga tao dahil yun ang masarap. So ang labanan, sarap versus sustansya. Yun na nga yung kasabihan na kung ano yung bawal, yun ang masarap. Pero pag pinag-aralan talaga natin, konting sakripisyo. No, whether sa kinakain natin, sa ginagawa natin, huwag nating bigyan ng freedom na mag-enjoy lang ang ating panlasa, mag-enjoy lang yung ating mga mata, mag-enjoy yung ating katawan. Tingnan din natin na baka yung enjoyment natin ay dadalhin tayo sa kasamaan. So, nung araw, nung dumating ako rito, dahil tumira ako dito, yung ako sanay ako sa pagkain nung sa amin yun sa practice na gumagamit talaga ng mga additives o yung mga bichin, mga magic syrup, mga ganon. Nung nakatikim ako ng luto na walang bichin, parang walang lasa sa akin. Pero after one month, nasanay na rin ako. Na hindi na ako naghahanap ng ganong klaseng pasanayan lang talaga. At ito pa, no, sa mga naninigarilyo, habang naninigarilyo talaga kayo, nasisira nung nikotina yung taste buds. So, anong nangyayari? Walang panlasa. So, ang advice natin, kung pwedeng itigil ang paninigarilyo dahil hindi yan lang yan nakakasira sa ating baga, sa ating mga kaugatan, nakakasama sa ating panlasa. At ang usok na binubuga ng sigarilyo ay nakakasama sa ating kapwa. Yung mga sinasabing second-hand smoker, yung asawa, yung misis, hindi na ninigarilyo, pero si Mister sobrang manigarilyo, si misis ang tinatamaan ng cancer. Kasi yung naninigarilyo, siya yung may filter. So, yan, ang dapat natin ituro na kung pwede, wala namang maidudulot yung sobrang naninigarilyo. Tinaas na nga ang buwis niya para huwag daw bumili masyado. Pero alin pong, at nakalagay na ito sa ano, government warning, cigarettes sa Department of Health ngayon, parang pinagbabawal na nila may mga public places na hindi pwede. Magandang po yan, pagbabago yan, na kailangan yung ating kapaligiran malinis, walang pollution, yung hangin presko. Huwag na nating dagdagan yung mga binubuga ng mga sasakyan na maduduming usok, no? Dadagdagan pa ba natin sa pamamagitan ng sobrang paninigarilyo? Kaya nga natin sinusulong yung pagtatanim ng puno, halaman, para ang halaman ang magbibigay ng malinis na hangin, yung oxygen, no? At yung halaman na tinatanim natin at mga punong kawis, siya naman ang mag-absorb ng mga maduduming
carbon dioxide, carbon monoxide, absorb ng mga halaman at mga punong kahoy. Pero nagtataka din ako, kahit na anong gawin ng gobyerno, nakalagay na doon, doon sa sigarilyong salim, nakalagay doon, it kills. Nakalagay doon, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Pero, pinagsisikapan pa rin nilang bilhin. Kaya pag nagkakasakit naman, minsan doon, pag sinisisi Diyos, bakit doon sila nagkasakit? Well, ang tao lang ating sisihin dyan kasi binigyan tayo ng free will ng Panginoon, magdesisyon kung ano ang tama at mali. At kung nadadala ka pa rin sa impluensya ni Satanas, ikaw na talaga may problema. Oo, siya na talaga may problema. So, hindi yan dahil sa Diyos ang may gawa niya. Sa iyo pong, Doc, sa pag-iikot, sa practice ninyo na ginagawa rito, mga nagkakaroon pa rin medical, ito pa'y funded ng inyong organization? Actually, sariling sikap lang yan. Most of the time, out of my pocket, and then minsan, may mababait na tao. Katulad na lang pagpunta ko dito sa Puerto, na nagkataon na medyo hirap ang aking bursa. No? Uh-huh. Hindi naman ako mayaman na doktor. Eh. Uh-huh. So, sa aking pinsan na si Dolores, parang nag-volunteer siya na pamasahian ako. Uh-huh. Makarating lang ako dito sa Puerto. Wow, naman. No? Ang isang magandang gawain, hindi kailangang isang tao lang ang gagawa. Magsama-sama tayo, magkaisa tayo, no? At mas malaki ang ating magagawa kaysa iasa lang natin sa isa o isang grupo. Sabi ko nga, pagkakaisa at pagmamahalan ang pag-asa ng ating bayan. At Doc, meron tayong konting oras na lamang. Ano ang ating pwedeng ipagtagubilin natin sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon? Una-una, gusto ko magpasalamat sa iyo sa pagkakataon na naanyayaan mo ako rito. And sabi ko nga, hindi ito ang una at panghuling medical mission na gagawin natin. Mm-hmm. Ang hinihiling ko lang, no, sa ating mga nakikinig ngayon, na ipagdasal po tayo, no, na bigyan tayo ng malakas na pangangatawan dahil nagkakaedad na ako. Ako'y 57 years old na. Marami na rin sakit-sakit. At sana sa next na medical mission, mas maraming ma-involve na mga healthcare providers, hindi lang ako. Sana yung mga doktor dito sa Palawan, sumama. Sumawin din naman sila, mga nurses, na maparamdam natin sa buong Puerto Princesa o sa buong Palawan na hindi lang iilang tao ang may concern sa kanyang kapwa. No, yun ang ating isinusulong, na kung sana maudyukan natin yung iba pang mga healthcare professionals, mga iba pang mga organizations, na magsama-sama tayo sa isang malaking medical mission dito sa Palawan. Pwede ba ito, halimbawa, nakapag-request, halimbawa sa city government o sa provincial government, na mag-sponsor para sa ganitong layunin, at sa pamamagitan ninyo ay magkaroon tayo ng medical mission? Kayo po ay tumatanggap ng mga ganunin klase? Well, nakikipag-ugnayan talaga ako sa mga other organizations, uh-huh, na collaboration, lalong-lalo na sa pamahalaan, no, na ang dating dito is medical mission. Pero ako, most of the time, nauuwi sa, napopromote ko yung isang lugar because I take videos, I take photos. Oh, yes. So, hindi lang Department of Health ang pwede nating udyukan, pati Department of Tourism, the local government. Uh-huh. So, na magkakaisa sa isang magandang gawain by addressing the health issues of the community. Mm-hmm. And then, di lang health issues, pati agricultural issues. No? Sabihin pa natin, pati yung good governance. Mm-hmm. No? Na isang problema kung bakit ang Pilipinas minsan hindi sumusulong forward dahil meron pa rin iilang mga kawani ng pamahalaan ang gumagawa ng hindi tama. Sabi nga ni President Duterte, yung costume akin yan, pero nalulusutan pa rin ako sa likod eh. Correct. Oo. So, nag-iisa lang si Presidente na namumuno. So, dapat lahat tayo watchdogs. Yes, so, lahat tayo makikiisa. Kung may concern tayo sa kapwa natin, dapat may concern din tayo sa ating pamahalaan. Dahil ang paglilingkod sa tao, ay paglilingkod din dyan sa Diyos. Correct. And gusto kong pangarapin na balang araw ako ay makapagretiro dito sa Palawan. Napakaganda ng lugar. Uh-huh. Napakalinis ng
So far, ha, sa mga nadaanan ko, medyo malinis. Pero, mas magiging malinis pa ito kung lahat ng mamamayan ay makisangkot. Makisangkot, marunong magtapo ng basura, maghiwalay ng mga segregation. Yung recycled, dapat pwedeng gamitin ulit. Yung mga bulok, gagawing fertilizer. No? Uh-huh. So, napakalaking effort pa ang dapat natin gawin para tayo ay papunta doon sa tinasabing progressive country o first world country. At tayo po ay nagpapasalamat ngayon sa ating huling Doc, panawagan natin sa ating mga kababayan, pasasalamat sa kanilang pagkakaloob ng pagkakataon para manood at ibigay nila sa atin ang kanilang oras sa pakikinig at panonood sa ating Himilin Radio sa ating programa. Pagpaparang tayo, Doc. Thank you, and once again, sa ating mga kababayan dito sa Palawan, maraming salamat sa pagkakataon, and hopefully, pagdasal ninyo, magawa namin yung sinasabi nating kahit saan man akong dako ng mundo ay maririnig at makikita pa rin ako dito sa inyong bayan. At ang alam para rin po ng ining God, Islam, para sa inyong pag-season manager, napansamantala mo po at actually kasama natin dito ang regular anchorman natin si Doms ay ako lamang po ng takeover sapagat meron din po siyang papel na kinampanan at sa ngalan din po nating assistant decision manager walang iba kundi si Gigi na analyst sa BB Batalbacomo. Ako po nagpapasalamat sa inyo, walang sawang pagsubaybay, maraming salamat at I love you mga kaibigan.